So ayan, dalang hangin. Firing tayo. 1, 2, 3, 4, 5. So ayan guys, tinuman natin yung 5. I will what I see through my strength. Good day everyone. For today's video, mag-adjust tayo ng trigger. Kasi napansin ko last time, matigas na siya, no? So pag freehand ka, walang patungan, mayroon siyang yung squeeze travel. Tugod yung squeeze travel, tapos matigas. Pag pindot mo siya, nagkakaroon ng paggalaw yung barrel. So nami-miss yung target. Lalo na yung medyo malayo, nalas maliit na target. Pag nag-squeeze ka, mas matigas, nagkakaroon ng force. So, pumapaling, either pumapaling siya sa kanan, pag nag-squeeze. So, for today, subukan natin na mag-adjust ang trigger natin. So, ngayon, una, tagalin mo natin itong grip. Ay, ito grip nito, meron lang isang allen key sa loob. Allen side. Tapos dito, may dalawang allen keys lang. Be careful lang kasi may dalawang spring dyan. Yung para sa trigger, tsaka yung para dun sa pinakang humuhok dun sa, sa hammer. Yung para sa hammer, ay para din sa trigger para bumalik. So, ito yung trigger niya. Bali may tatlong pins dito. Ayan yung tatlong pins. 1, 2, 3. So, isa sa trigger. Tapos ito para dun sa pinaghahawakan. Then para dun sa hook. So, tanggalin natin. Kaya lagyan ko lang siya ng tape para hindi siya mahulog kasi medyo maliit to. And susundutin lang natin going that way. So yung side din natin kailangan tanggalin. So ayan, tanggal na yung ating trigger, no? Tapos yung hook. Pwede dito humahawak yung hammer natin, no? Pag kumasa siya, dito siya sasagka. Tapos yung trigger, ito yung tutulak niya. Paganon. Para lumubog to. Paganon. Then, marirelease na yung hammer. Paganon. So, ayan. Binawasan ko na to last time, pero matigas pa din. This time naman is, maglalagay ako dito ng parang shims. Dadagdagan natin. So, para bumabaw lang to. Para medyo maliit lang yung kapet niya. That way, parang isang break lang, no? Parang hindi na, pag pinindot mo siya, hindi na siya dahan-dahan. Pag pindot mo siya, titigas. Tapos pag break nun, yun na yun. Yun yung magandang setup ng trigger. Since semi-auto nga to, kaya iba yung trigger niya, trigger assembly niya compared dun sa mga conventional na Predator. Kaya medyo matigas. Normal yun sa semi-auto. So, ayun. Try lang natin kung mapapalambot natin. Kahit konti lang para hindi siya magkaroon ng ng travel pagka yung nag-squeeze ng ng trigger, no? So, dito tayo mag-adjust. Lagyan natin ito ng konting shims para lumubog ng konti. So, yun. Try natin yan. So, yun guys. Meron tayo dito parang stainless plate, no? So, gugupitin ko lang. Tapos siya yung ilalagay natin dito para medyo kumapal ng konti. And
Gupitin lang natin size nito. Ayan guys, yung ilalagay natin dito. Ayan guys, ganyan yung magiging itsura niya. So, para kumapal ng konti, yun yung ginawa natin. So, lalagay lang natin ang mighty band. So, yun, dikit lang natin ating mighty band. So, yun guys, dikit na natin. So, hopefully magtagal siya. Pero pag hindi siya nagtagal, gagawin natin, is ibabalot na natin yung stainless plate. Ganun. Hanggang likod para nakahawak siya sa likod. For now, titestingin lang natin kung gagaan siya pindutin baga meron ito. Ayan guys, parang lumambot naman siya ng konti, no? Kaya natin ibalik para ma-testing natin yung actual na ano, trigger, na tigas ng trigger. Guys, testing natin. So yun, pag tumigas, break. Tumigas. So yun. Nasigaw siya kasi mababa na yung pressure. So pag tumigas, so yun, medyo ano lang siya, isang ano lang, isang hard na lang, tapos break na, hindi na yung dahan-dahan lumulubog. So, goods na yun. Yun. So, yun guys. Testing natin sa actual. Pagka meron ng grip. Balikan natin yung grip. Testing. Yung pag-stop niya, konting press na lang, break na. Stop, break. Stop, break. Stop. Mismo ganyan yung stop na. Tapos. Break. So, ayan. Mas madali na siyang mabreak ngayon. No? Hindi na siya ganun katigas. So, effective yung ginawa natin. So, tatestingin natin pag may target tayo. So, stay tuned lang guys. Panoorin nyo kung paano yung pag-break niya pag habang may target. Trial tayo sa labas. So ayun guys, testingin natin yung ating adjust na trigger, no? Testingin natin yung tama. So bali may target tayo. So yung target natin may mga around 20 meters yan. Tingnan natin sa ating range finder. Ating range finder, testingin natin ganun kalayo. So ayan, sa 20.
Ito yun. And around 20, no? So hindi naman siya bumaba sa 20, 21, 22, no? So ay medyo mahangin, pero testingin pa rin natin yung tama niya. So important naman dito is yung trigger squeeze natin, no? Hindi naman yung tama for now, pero later on testingin natin yung tama niya kung may kabig pa ba every time yung mag-squeeze. So guys, gamit natin yung silver string natin na bahala. Ayun, 20 rounds na magasin natin. So, ayun, tingnan nyo yung ating pagtigil nyo nyo yan. Pag-hard nyo. Tapos break nyo kasunod. So, ayun, nag-break nyo. Tumataas yung tama natin. So, balik natin, second shot. Okay guys, great. So, yung tama naman. Third shot tayo. Great. Ang dami ng groupings na. Siya nakasito sa ganitong malayo. So I'm playing in GoPro. Hindi na tayo sa second dot, no? So bali mag-a-adjust lang tayo ng konti ng ating elevation para tingnan natin kung tatama na tatama sa point. Adjust lang ako ng elevation guys. So pataas. Okay. So guys, firing tayo sa second dot. Hindi kasi na-record yung una, so ito mare-record na niya. Ayan, wait lang tayo, kumahangin na naman. Ayan, firing tayo. Second dot. So ayan, mataas pa din. Adjust pa tayo ng konti. Firing tayo ulit. Second dot. Second shot. So, hindi kumana ulit. Pero kumaba na, no? Ayan, tumama na yung elevation. Medyo kanan na lang. Ayan, board shot. So ayan, same hole yung pang peep shot, no? Parang inigutan niya yung tuldok from there papalog. So try natin mag-adjust sa windage ng pero mga 2 clicks. So ayan, firing ulit tayo guys. Sa third na tuldok na tayo. So ayan guys, saktong sakto na sa tuldok, no? Second shot tayo, same tuldok. Same hole guys. Sabay nyo naman. Same hole na same hole yun. Ang third. Ayan. Dikit-dikit.
natin yung kumabay ng konti. So dagdagan natin yung bala natin. So bali naka 14 shots na pala tayo, no? Dagdagan muna natin yung bala. So yun guys, bali this time gawin natin yung semi-auto. Tingnan natin. Isang tuldok, isang bala. Try natin, no. Tingnan natin yung recoil niya pag naka semi-auto siya. Try natin na maganda. Pero sana walang hangin, no. Try tayo ng siguro mga 4 na sunod-sunod dun sa second layer ng tuldok. Tingnan natin kung matatamaan natin using semi-auto tapos fast firing, no? So ayan, ready na guys, firing tayo. So bali itong 4 na tuldok na to, 1, 2, 3, 4. So ayan, firing tayo, hintay lang tayo ng hangin. Ayan, firing, una, pangalawa, tatlo, pangapat. So saan tumama yung una? Hindi ko alam kung saan tumama yung una, no? Parang ito yata, no? So testing ulit tayo, pangalawa. So pangatlong layer naman, mayroon tayo 4 na mabilis. So ayan guys, yun yung using semi-auto, no? So may recoil talaga pagka semi-auto. So ayan, kita nyo naman. Tapos yun nga, naka parang lower right pa siya dun sa una tsaka pangalawa, no? Actually lahat sila, eh. Mas malapit na lang yung third tsaka yung fourth. Pero ayan, so may kabig talaga, no? Pagka yung nag-recoil. So mahirap talaga i-compensate pag gano'n kasi may recoil, pero malapit pa rin. Mamaya lalapitan natin yung target natin, titingnan natin kung gano'n siya kalayo dun sa dot. So try tayo naman ng 5 shots grouping using semi-auto. Doon tayo yung magta-try dito sa port na line ng tuldok. First left sa inyo. First left sa akin, first right sa inyo. So try tayo, firing. 1, 2, 3, 4, 5 shots. So yun, okay naman. So meron pa tayong ilang shots. Bosehin natin yung bala natin dun sa pangalawang tuldok. Firing ulit tayo using semi-auto. 1, 2, 3. Ayun na, wala na palang bala. So ayan guys, kita nyo naman, no? Pasok, same hole yung dalawa. Nag-fail lang yung ating magazine, may sumabit na bala. Ayan, sumabit yung last na yun. Busin na natin yung bala natin. So ayan, same hole. Wala ko ng bala guys. Yung mga liit na target dun sa ating itong 5 na to using semi-auto. Titingnan natin, tatama natin 5 pas firing, no? So firing tayo guys. Wait lang ng hangin.
So ayan, walang hangin. Firing tayo. 1 2 3 4 5. So ayan guys, tinaman natin yung 5. Walang sablay. So okay na ako dun sa trigger squeeze ko, no? Mabilis na siya mag-brake, hindi na siya ganun katigas. Wala na siyang mga second stage. Bali pag tumigas, brake na. So okay na yun guys. So far so good na yun. Tanya naman, natamaan natin yung 5, no? So bali yung size nun is 1 inch yung isang bilog. 1 inch lang yun. So okay na yung adjustment natin. So okay yung adjustment natin. So yun guys, that's it for our adjustment. So ito pala itong rangefinder natin. Meron din akong video nito, nung review ko nito, tsaka yung kung saan ko siya nabili. Ilagay ko na lang yung link below dun sa comment, sa link nito, yung video na to, yung video itong ating rangefinder. Pero in case na gusto nyo, so nandun lang siya, legit yung seller. So kaya nire-recommend ko siya. So ayan guys, yun yung ating target. Ito yung first grouping natin. So pasok. Second grouping. Ito yung umikot. Ito yung third grouping natin. 4 shots. So ayan, pasok pa rin. So ito yung firing natin na mabilis. Ito yung first. 1, 2, 3. So lower right siya, no? Dun sa lahat. Using semi-auto to guys. Ito yung ating semi-auto. Ito yung firing natin na semi-auto sa groupings. So ayan yun. Tapos ito, same hole na ng same hole, no? So, so far, so good yung ating adjustment ng trigger, no? So, maganda na yung tama. Kasi kita nyo naman, malapit na malapit. Nag-one hole pa nga. So, ito yung ating target na liit. So, ayan, 1 inch lang yan. Ayan, no? So ayan yun. So ayan guys, that's it for today's video. I hope may mga nakuha tayong ideas. Kung may mga suggestion kayo or questions, please comment lang kayo. So ayan, thank you for watching guys. Peace out.